Kasong murder ang isasampa laban sa suspect sa pamaril sa isang driver malapit sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City dahil sa away sa kalsada. Natunton ang negosyanteng suspect sa tulong ng CCTV. Narito ang detalye. Kuha ang CCTV na ito pasado alas 2 ng hapon nitong Martes sa southbound lane malapit sa EDSA Ayala Tunnel, Makati City, sabay na binabagtas ang lugar ng puting SUV na dumiretso sa tunnel at ng itim na luxury car na humiwalay ng direksyon. Hindi na nakita sa CCTV pero bago pala nito ay nagkagitgitan ang dalawang sasakyan. Binaril ng driver ng itim na luxury car ang driver's side ng puting sasakyan. Natamaan ng driver na ikinamatay nito. Sakay din sa puting sasakyan ang isang kasambahay at isang bata na nakaligtas. So ito yung binanggit ko sa suspect. Nitong Miyerkules ng umaga, naaresto ang suspect na unang hinanap ng pulisya sa isang address sa Las Piñas City kung saan nakarehistro ang luxury car pero natuntun siya sa Pasig City sa follow-up operation. Nakita rito ang sasakyan at dalawang plaka kabilang na ang umano'y ginamit sa pamaril base sa pagsasalarawan ng mga nakakita. Nagpositibo rin ang suspect sa gunpowder test at nagmatch ang mga bala sa crime scene at sa narecover sa kanyang baril. The suspect was possibly identified as Gerard Raymond Talusan Yu. Ngayon, malinaw na ebidensya. Minatch na yung baril. May mga natuturo ng mga eyewitness, no? Pati yung kotse, pati yung CCTV. Matibay po itong ebidensya to. Tingin ko, ako abogado mismo, mahihirapan itong dumepensa. Napakahirap talagang ibaktara. So you go back, binaktara po yung sasakyan kasi hindi nakita sa Las Piñas, hinanap po talaga, then they found out, nandun po sa Pasig. Yun po yun talaga yung ano, that's beauty po ng using po yung mga CCTV. Isang negosyante ang suspect at wala pang criminal record. Away sa kalsada ang motibo sa krimen. Per the testimony of one of the living witness, siya mismo yung buhay na nakasakay dun sa Innova mismo. She is telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive. Kasong murder ang planong isampa laban sa suspect. Nagpaabot din ng paikiramay ang PNP at DILG sa pamilya ng nasawing biktima at tiniyak ang hustisya. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.